Hello guys and welcome back to my channel. Today I will introduce to you our lovely and cute birds, Mojako. Isa siyang African lovebird, 4 weeks old pa lang siya, kaya babying baby pa lang siya. And first time namin mag-alaga ng ibon, kaya lahat ng idea at paraan ng pagpapalaki sa kanya, kinukuha lang din namin sa YouTube at sa Google. Ayan. So hopefully mapalaki namin siya ng maayos para maipakita namin sa inyo yung mga improvements niya. Ayan. So ngayon medyo maayos na yung pakpak niya. Nade-develop na yung feather niya. Kasi dun dumating sa amin to, medyo kalbo pa. Mukha talaga siyang kawawa. Emoji! Cute niya, diba? Sa mga gusto mag-alaga ng birds, sana may matutunan kayo dito sa mga video namin. Kahit konti, na kung paano siya pag-aalaga sa kanya. At kung paano siya pakainin at sa mga daily routine niya. Say hi! So this is how I make her artificial nest. So yung kanyang artificial na pugad. So maliit na ano lang siya, basahan. No, nirorolyo ko lang siyang ganito. Ayan. Ginagawa ko to kasi masyadong malamig dito. Nasa Spain po kasi kami. At hindi kagaya sa Pilipinas na medyo mainit. Kailangan ko to para to keep her warm. At saka nag-iisa kasi siya, wala siyang mother na maglilimlim sa kanya, kaya kailangan natin siyang panatilihing mainit yung katawan niya. So ginagawa ko siya ng artificial nest. Ayan. At nilalagyan ko lang siya ng papel. Ito, fold ko lang siya. Ganyan. Ayan. Tapos siya ako siya lalagyan ng kusot. Ayan. Para pugad na pugad talaga yung dating niya. Ayan. Lalagyan ko siya ng kusot sa loob. Ayan. Ready na yung pugad ni Moji. Ayan. Ngayon naman, pre-prepare natin yung pagkain ni Moji. Gumagamit ako ng platito at saka kutsarita. Ayan. Ito yung pagkain niya. Nilagay namin siya sa isang sealed na lalagyan para hindi ma-contaminate. Powder siya. Ayan. Binili namin siya sa pet shop sa tindahan ng mga pagkain ng mga animals. Ayan. At saka water. At saka ito ang gagamitin po, yung injection para subuan siya later. So, timplahin na natin yung pagkain ni Moji. Maliit lang kasi si Moji. So, maliit lang din yung consumption niya ng pagkain. So, mga ganito, kadaming isang kutsarita, okay na to sa kanya. Ayan. Tapos, ang water, ginagamitan ko siya ng warm water o medyo mainit-init para hindi naman masyadong malamig yung kinakain niya. Kasi winter dito, sobrang lamig. Kaya dapat mainitan din naman yung sikmura niya, no? Kahit even siya. Tansyahin lang natin na hindi masyadong malapot at hindi rin masyadong malabnaw. Kasi pag masyadong malapot naman, may posibilidad na mabulunan siya o hindi niya malulok na maigi yung pagkain. Kasi baby pa talaga siyang ibon, kaya dapat ingat-ingat din tayo sa pagkain, pagpapakain sa kanya. So ito, medyo malapot pa to. Kailangan pa natin dagdagan ng konting tubig. Oops! Ayan. Huwag din naman natin masyadong pasobrahan ng tubig na masyadong malabnaw, kasi napapansin ko lang din na pag masyadong malabnaw, malabnaw din yung tae niya. Para siya nagtatae. Tama-tama lang dapat. Yan. Yan. Lagay ko okay na to. Okay na to. Saka nga pala, share ko sa inyo, dapat pag papakainin yung ibon, yung talagang bagong gawa, hindi yung ginawa nyo ngayon, tapos ito, mamaya ipapakain nyo ulit. Huwag ganun. Kasi para sa akin, ikaw ba mahilig kang kumain ng malamig na pagkain o yung tira-tira, diba?
At saka ito kasi nilalagyan mo ng tubig, pwedeng mag-iba yung properties ng product, pwede makontaminate siya ng bacteria kung napasukan ng dumi. Siyempre, ayaw din naman natin magkasakit yung ibon natin. Pero ito, okay na to. Lagay natin siya sa pakpanan natin to para hindi siya madumihan. Ito, sa injection. So, ayan, papakainin na natin si Mojako. Mawa naman. Dito ka na sa pugad mo. Ayan. Papakainin natin siya. Ayan, papakainin na natin si Moji. Na, Moji? Yum-yum! More? Okay lang yan kung makalat kasi sinusunggaban niya yung pagkain eh. Yan. Sarap! Yum-yum. More? More? Matras siya, tumahin siya. Yan, pag umaatras na siya, alam nyo yan, tumatay na siya. Ang galing ng ibon, sinasabay nila yung pagtay sa pagkain. Habang kumakain, tumatay, nagmumultitasking siya. Mahirap talaga magpakain ng ibon kasi napaka-busisi talaga. Kailangan matyaga ka. Maswerte na lang tayo kasi magana siyang kumain. Sana lagi siyang ganyan. Hindi siya magkasakit. Nanghingi pa siya. Gusto niyo pa. Pero malaki na yung chin niya. More? 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 Oh, parang hindi ka nabubusog. Nagpo-protesta pa siya. Ang dami mong sinasabi! Tapos na siya kumain, nalagyan ko siya ng kumot kasi malamig talaga dito sa amin kaya dapat meron siyang kunwari naglilimlim sa kanyang nanay kaya to keep her warm, nilalagyan ko siya ng kumot, pinapatungin ko siya ng kumot. And after kumain yan, natutulog na talaga siya. Konti na siya sa kanyang pugad. Sa kulungan niya, nilalagyan namin siya ng bumbilya para to keep her warm. Ayan, komportable na siya sa kanyang kumot. Sa kanyang artificial nest, sa kanyang artificial na pugad. Pagkatapos kumain, yan ang gawain niya, tutulog. So, ayan yung kulungan ni Moji. Ayan, ni Mojako. Yan, kahit winter, safe na safe siya dito. Hindi siya malalamigan. Meron siyang bumbilya dun sa taas. Na nagpapainit sa kanya. Ayan. Hey, Moji! Mojako! Moji! Sleep na?
Ayan, komportable siya sa kanyang bahay. Ayan, huwag na natin siyang istorbohin at matutulog na siya. Mukhang kawawa. Moja! 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 Come! Moji! 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 Moji, Moji! Are you hungry? Huh? Are you hungry? Moji! Tidan-chan! Mochi! Yum yum. Yum yum. Set up Moji. Oh. Buon appetit. Aigua, water. Pagkatapos kumain, gusto sa kamay. Gusto hawak siya lagi. Moja, moja. Moja. Mochi. Mochi! Uy! Papaaraw si Moji, oh! Hello? Hello? Tubo na yung hair ni Moji? Ay, Moji! Moji!
Busog ka na? Tutulog ka na ulit? Tulog na ikaw.